is so tragic. That's the mismo stage ng beauty pageant? Ah, ganun talaga. Bad news for the victim, good news for the newspaper. Laki skandalo to para sa atin. Nung namatay si Irene, pinasok namin yung kwarto. At may nakita kami babae dun sa... So, ibig sabihin may witness kayo? Lily Pelaez, nandito ko ngayon para tanungin ka tungkol sa mga nangyari kagabi. Posible kasi na witness ka sa isang krimen. Krimen? Naaalala mo ba kung paano at bakit ka nakarating doon? Naghahanda kami para sa pageant. Tapos merong nagpakilala sa isang lalaki na bodyguard daw siya ni Senator Carazo. Sabi niya pinapatawag daw ako ni Senator Carazo. Madedescribe mo ba yung itsura ng lalaki doon? Wala akong maalala. Paano wala kang maalala ay nandun pa? Jack, papi daw, sabi ko naman sa'yo, umuwi sa may kaibigan. Official police investigation ito. Reporter yan. Conflict of interest yun, Tol. Sagot ko na yan. Alam ba kung anong totoong dahilan kung bakit sumali si Irene sa budget na yan? Para imbestiga niya, Senator. Para magsulat ng expose tungkol dun sa mga dating namatay na contestant ng budget. Hindi nga kaya may kinalaman talaga si Senator na yan dito. Anong ginagawa niya dito? Nakikiramay kami, Jack. Pinapasabi nga pala ni Senator, lahat gagawin niya para lang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Irene. Dapat lang. Dahil hindi ako titigil hanggat hindi nakukulong ang taong gumawa nito. Kahit na sino pa siya. Mahirap magbindan dyan kung wala kang katibayan. Oo nga naman, anak. Hindi ako titigil hanggat hindi nakukulong yung hayop na gumawa nito kay Irene. Nakikiramay ako. Kahit na unting panahon ko lang nakasama si Irene, naging kaibigan na rin siya sa akin. Kaya kung meron akong magagawa... Gusto mong tumulong, alalahanin mo lahat ng nangyari ng gabi niya. Jack, sa tingin mo ba hindi ko sinusubukan? Eh, kahit balibalik na rin ko, wala talaga eh. Sorry. Hoy. Ano ba? Tapos na yung libing, tapos ganyan pa rin yung mukha mo. Iniisip ko kasi kung paano ako makakatulong kay Irene. Gusto ko kayang mahuli yung killer niya. Tsaka, nagigilty rin naman ako kahit papano. Isipin mo dalawa kami dun sa kwarto. Ako, okay ako. Pero siya, wala na. Pero Lily, wala ka namang kinalaman dun. Tsaka, wala kang mga alala sa nangyari. Yun na nga eh. Alam mo, may mga techniques para maalala mo mga bagay-bagay. Anong techniques? Meditation, hypnosis, yung mga ganun. Rosa, puro biro ka talaga eh. Hindi ako nabibiro, Lily. Sobrang effective yun. Hello. May balita ka na ba? Pero, pumunta bukas si Lily para makipag-usap sa sketch artist. Hey, Mr. Carazo. Ano niya? Jack, ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na hindi namin pwede basta-basta pwede question si Senator Carazo na walang sapat na ebidensya? Naniniwala ako na may kinalaman na Senador na dito. Sa pakiramdam mo, eh ako, kailangan ko pang mas matibay na ebidensya. Jack? Sige, umuwi na kaya tayo. Order pa tayo, kulang ba to? Pakali mo na yan. Waiter! Okay na po. Jack, Jack. Well, umorder pa tayo. Jack, ako na bahala. Waiter! Isa pang ganito. Waiter, cancel. Thank you. Tol, kaya mo pa. Tara. Wala ako na may inuma. Lily! Lily! Lily!
Garcia. Ano nating tissue? Ewan ko. Ito kasi masyado kang parang bata kumain. Eh, ang sarap kasi ng luto ng nanay mo eh. Ay, no, kahit nga. Sige, ganda lang. Ihiram na lang kaya kita ng damit kay Jenny. Sama? O kaya, ubarin mo na lang yan. Ubarin mo. Ayoko, hindi. Pupunasan ko lang. Sige na, ubarin mo na yan. Hindi na. Ubarin na yan. Jack, dyan lang yung mami mo. Kamagulo. Bakit? Ano yun? Pwede man narin yun. Hindi. Uy, hindi. Ubarin mo. Talaban ko kasi, kaya ako kukupo pa rin. Diba? Diba? Ganyan lang. Jack? Di ka rin ba makatulog? Di ako sanay matulog nang walang katabi. Sige na. Dito na matulog sa loob. Hi, thank you, Jack. Ayan, ang lambot. Parang kama lang ni Mommy Irene. Paano naman ako niyan? Saan ako matutulog? Hindi ba pwedeng tabi na lang tayo? Sige na nga, tabi na nga lang tayo. Ay, naku, Siri. Miss ko na talaga si Mommy Irene ko. Oh, sa Mommy Irene na yan. Mami, Mommy Irene. Salamat, Jack, ha. Yeah. Yan. Sina, tulog na. Jack, nami-miss mo din ba si Mommy Irene? Kasi sobrang nami-miss ko na din siya. Anak, okay ka lang. Di ko alam, Nay. Di ko alam kung magiging okay pa ako. Sa naman, Nay, handang-handa na ako eh. Handa na ako niya. Siya na yung babae makakasal ko habang buhay. Pero kung ising panahon ko lang pala siya makapasama. Pero anak, dapat magpasalamat ka rin na kahit papano, kahit konting oras ay nakasama mo si Irene. Alam mo na eh. Kung alam ko lang na maaga siya kunin sa akin.
sana mas maraming panahon ko pa siya sinamahan. Sana mas marami pa kaming lugar na pinuntahan. Sana mas marami pa kaming kwentong pinag-usapan. Sana mas hinigpit ako pa yung mga yakap ko sa kanya. Sana mas madalas mo sinabi sa kanya na mahal ko siya, Nay. Anak, alam kong mahirap. Pero kailangan mo magpatuloy. Ewan na pag-isip-isip ko rin, Nay, na babalik na rin ako sa trabaho. Tama yan, anak. Tama yan. Kailangan tulungan mo sarili mo mag-move on. At saka, pag hindi mo kahit nahihirapan ka, nandito naman kami. Nandito titirado mo, ako, mga kapatid mo. Kapag nanghihina ka, anak, sa amin ka kukuha ng lakas. Mahal na mahal ka namin. Mahal na mahal ko rin kayo. Tama na. Pasensya mo na yung kape namin dito, ha? Kung gusto mo, pwede naman tayo dumaan sa coffee shop mamaya. Okay lang ako, Pido. Nasaan na ba yung sketch artist? Big pleasure. I'm sorry. Lily, kung handa ka na, pwede na tayo magsimula. Madi-describe mo ba sa amin kung ano yung itsura ng lalaki na tumawag sa'yo? Matangkad siya. Tapos medyo bilugan po yung mukha niya. Black yung buhok na straight, maikli. Malaki yung labi niya. Moreno. Tapos, yung mata niya, medyo maliit. Nay? Oh, kuya, nakita niyo ba si Siri? Ha? Hindi. Bakit? Eh, kasi kanina pa naman siya inahanap. Hindi namin siya makita. Sige, hanapin natin. Ay, talaga. Sandali lang, Naya. Saan naman pumunta yun? Ano pa naman yan si Siri? Oh, ilihan niyo paghahanap, ha? Mommy! Mommy ko! Mommy! Siri! Siri, nasa ka na ba? Siri! Ayan, tanongin natin sa tatlo nito. Tol, dumaan ba dito si Siri? Oh, parin Jack! Tagay ka muna! Sino ba si Siri? Eh, di yung aso ng ganyan ni Kuya na muntik niya ng leksyonin nun. Na, wala kami nililit sa aso, ha? At hindi namin lilitsunin yung aso ng girlfriend ni Parang Jack. Mm-hmm. Ay, Parang Jack, totoo ba namatay na yung girlfriend mo? Ah, condolence, ha? Condolence, namatay yung girlfriend. Parang Jack, ha? Sige na. Mamaya na gawin yan, aga-aga pa, eh. Siyempre, tagay muna. Tapos muna, pare. Parang alam ko na kung nasan si Siri. Ha? Kasi kagabi, namimiss si Siri si Irene. Oh. So, ginawa ko yung cardigan ni Irene binigay ko kay Siri. Kasi hinahanap-hanap niya amoy nito, eh. Kaya alam ko na kung nasan si Siri ngayon. Saan? Sige, hanapin pa natin si Siri. Baka nandito lang.
Siya ba yung lalaki? Siya nga. Brad, sista. Sista. Makita mo ba si Fik? Makita mo sa taas. Salamat. Sabi ko na nga ba dito kita makikita eh. Gusto ko nang umuwi sa amin, Jack. Siri, ano? Gusto ko nang makasama ulit ang mami ko. Miss mo na ba yung mami Irene mo? Di lang miss, as in super miss ko na siya. Ako din. Alam mo lang, sobrang miss na miss mo na yung love my love ko. Lily, maraming salamat sa tulong mo. Hanapin namin kung sino na lalaking to at pabalitaan ka namin. Salamat din, Bito, ha? Lily, hatid na kita para makadami pa tayo sa coffee shop. Huwag na, Bito. Kaya ko na. Ah, sige. Ganito na lang. Ihatid kita. Kaya alam mo naman panahon ngayon, mahirap. Dahil ikaw yung star witness namin. Bruce, kalabala dito. Siri. Siri. Yes! Home, sweet! Home! Ay? My strangers! Sino kayo? Tita Clara. Oh. Ano pong ginagawa dito? Sabi ng mga pulis, pwede na raw akong pumasok dito dahil tapos na sila mag-imbestiga. Bilang kamag-anak ni Irene, sa akin na mapupunta ang kondo na to. Eh, minana pa niya to sa nanay niya na kapatid ko. Teka, teka, teka. Paano yung mga gamit ko? Saan yung gamit ko? Sa palagay mo ba? May kinalaman mong nangyari kay Irene sa pagkamatay nila? Actually, tita, hindi po natin masabihan sa ngayon hanggat hindi pa natatapos yung investigasyon. Puro trahedya na lang nangyayari sa pamilya niya. Ito akin to eh. Kunin ko na nga, baka madampot niyo pa. OMG, yung toys ko! Kita, anong gagawin niyo sa mga gamit ni Irene? Eh di, ibibigay ko sa mga anak ko, tapos yung iba, ibebenta ko na lang. Oh, anak, ingatan niyo ha. Dahan-dahan, isa-isa. Mami, laptop na ako. Teka, sandali, hindi pwedeng kunin yan. Bakit naman hindi? Eh, bilang kamag-anak nila, kami nalang may karapatang kuha ng lahat ng gamit. Kita, sandali po. Kasi baka mamaya ho, may ebidensya ho dyan na pwede makapagturod sa umatay kay Irene. Eh, sabi naman ng mga pulis na kopya na raw nila lahat ng laman niyan. Pero tita, kahit na ho, alam ko ho kung gaano ho kalaga kay Irene yung laptop na yan. Kaya kung pwede po, iwan niyo na lang po sa akin. Gusto, ganito na lang po. Bibili na lang ko na lang po siya ng bago. Yung bago ho. Pero yung laptop po, iwan niyo lang po sa akin. Sige na nga, anak. Ibigay mo na. Ibigay mo na. Ibigay mo na. Ayan. Salamat, ha. Ingat kayo. Salamat sa paghatid, ha. Wala yun. Sa susunod, kapag may kailangan ka pa, sabihan mo lang ako. Sige.
ka pupunta? Nay? Surprise! Nay! Wow! No! Ay, naku, mamamatay ako sa nervous. Nung nalaman ko yung nangyari sa'yo, nagpaalam ako agad sa amo ko. Sabi ko, kailangan ko umuwi sa anak ko. Diyos ko, di pwedeng may pinagdadaanan siya na ganyan na wala ako dito. Ikaw ang pinaka-importante tao sa buhay ko, anak. Alam mo ba yun? Oo. Oh. Ayan. Namiss kita, Nay. Namiss kita. Alam mo naman, ikaw ang pinaka-importante tao. Ikaw ang promotor. Binili ko sa iyo tong sililin, 'di ba? Sabi ko sa iyo, huwag mong pasasalihin sa mga beauty contest, 'di ba? Tita, wala diba? Akong nalaman diyan. Ikaw ang promotor, kaya sumali yan, 'no? Tita, bakit po ba nga pala ayun yung pasalihin sa sililin sa mga beauty pageants? Eh, sumali din naman kayo. Oh, kaya nga nasira ang buhay ko, 'di ba? Kaya kayong dalawa hindi kayo pwedeng sumali sa beauty contest. Gusto mo ba na ganun din mangyari sa inyong dalawa? Eh, sinabi ko na sa'yo eh. Ay, nako, titigas ng ulo nyo. Sinabi ko na huwag kayong sumali sa beauty contest kasi yan ang pinaka-ayoko. Balik ka na. Oh, akala ko ba papasok ka? Ah, naikailangan po kasi buksan ito eh. Para malaman natin kung ano yung mga nalaman ni Irene sa pag-iimbestiga niya. Ganun ba? Ano bang pwede niyang gamitin password? O, tingnan niya. Try mo kuya yung birthday ni Ate Erin. Natry ko na kanina yun eh. Oh. Ano ba? Oh, eh kuya, eh kung birthday niyo kayang dalawa, pwede rin yung anniversary ninyo, di ba? Wala, natry ko na rin yung kanina. Teka. Sumubo ka pa. Birthday. Teka. Nahula mo na? Kaya parang alam ko na. Love, my love. Ayun, pasok! Yes! Ang galing mo naman. Ay, sabi ko sa inyo. Kasi kuya, Mommy? Next, yun na nga. Pipicturean daw kami in our swimsuits. Mommy! Bumalik na ba ang mommy ko? Jack, kausap mo si mommy. Nasaan si mommy? Mommy! Kuya, parang nakikilala ata ni Siri yung boses ni Ate Irene. Mommy! 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 Kaya nga tayo nagpunta dito para mag-relax. Ika na dito. Matatapos na yan. Wait lang. Hindi. Wait lang, matatapos guys, na. Guys, ito ang boyfriend kong workaholic. Naku, napaka-workaholic. Pero, love ko pa rin. Sus. Tama na yan. Wait lang, matapos na. Kaway ka naman sa video ko. Hello. Set? Set? Good girl? Good girl? Okay, Siri, catch! Oh. Catch! Oy! Good girl! You got pink! Siri! Dito, Siri! 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 Jack! Siri! Catch! Good job! Ang galing talaga ng baby ko! I love you, Siri! I love you, Mommy! Uwi ka na! Nako anak, pasensya ka na at wala ako masyado nabili na pasalubong talaga. Pasensya na. Sorry, nagmadali ako nung nalaman ko nangyari sa'yo. Nako, nagbiyahe na ako pabalik. Nay, okay lang ako kahit wala kang pasalubong. Basta nandito ka, solve na ako. Mabait talaga ng anak ko. Promise, Nay. Nabila na makita ng bag. Pero pwede. Pasalubong. Thank you po, Nay. Masyado nabili talaga. Tita, baka naman yung akin. Na rin ibigay. Anche. Hindi, sige, ito. Baka magustuhan mo to, cash sa'yo to. Oh. Pero nasuot ko na yan, pero oh, at least may nabigay ako sa'yo. Naalala galing nga, Paris yan. Nung bata pa. It's the thought that comes. Thank you. Thank you, tita. Oh, diba? Pamana. Gusto mo to? Kahit bagus na, tita. Sige. Ay, diba? Ay, thank you po. I love you. Love you. Josan! Suotin mo nga yan.
Dito talaga? Dali! Sunod mo! Dali! Hindi mo yung sedot.com? Pakiramdam ko ho kasi mas mabibigyan ko ng buhay yung storya. Dahil sir, naniniwala ako na may iba pang aspeto ng kaso ang hindi na-explore dito. Tulad ng alin? Tulad ng pag-iimbestiga na Irene kay Mr. Carazo. Naiintindihan kita. Gusto mo ng hustisya para sa pagkamatay ni Irene. Pero huwag ka maghanap ng storya sa wala. You might find yourself barking at the wrong tree. Nandito kami ngayon para kausapin kang tukol kay Senator Carazo. Kung ano man na pag-usapan namin dun, walang kinalaman niya sa pagkamatay ng girlfriend mo. Ano sabihin? Kabit ka ba? Kahit naman mag-imbestiga ang reporter na yun, wala siyang mapapala. May tatanong ako ha, may identity na ba yung suspect? Wala siyang criminal records eh. Pero pinapacheck ko sa partner ko baka sakaling may file siya sa NBI or LTO. Yung nga lang, baka matagalan ng konti.